Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Nandito na naman kami, ang inyong Tiyo at Tiya. So for today's vlog, ang gagawin namin ay magre-reaction kami tungkol sa isang sikat at famous na vlogger na Jamil. Yes. So guys, samahan nyo kami para panoorin natin ang video nila. So yan na, start na. Hello. Yun. Deleted channel from everyone. My goodness! Pero ako, kwento namin sa inyo, mga kagabakit. Kasi kagising na namin. Kagising kami, tapos, ano na, tawag dito, trending kami sa Twitter, kaka sa Facebook. Kulo nangyari sa channel namin, ba't doon na-delete? Bakit doon ganito, ang dami-dami iba't iba classic story na naglabasan. Personal decision namin ni Camille. Ganito kasi, baka completely honest, mga kagigan, 100%. Naisip namin, mamuhay na lang kami yung normal ni Camille. Gusto na namin yung gano'n na simple ko. Gaya nang mangyayari sa amin dati. Simple lang kami, ganito lang kami. Ayaw na namin yung masyadong mataas, ang daming nakakakita sa amin. Marangiya. Ito, legit to, hindi ko sa pagiging ungrateful. Ito yung nararamdaman namin. Ito yung naramdaman na namin na gusto namin kami na lang nakakakita sa relasyon namin. Yun, sayang naman. Nakapanghinayang naman kasi marami na rin silang ano eh. Mga followers. Hindi, no? Yung subscriber nila, napakadami na at saka talaga namang... Yun. Sayang naman kung gano'n na lang. Pero para sa akin, pwede naman pa rin nilang sana i-continue yung videos nila. Hmm, so, panoorin pa natin kung ano. Ano yun yung tamang drama na gano'n. Tapos, natulog kami. Kita, dinilit ni Camille. Sige na, ayoko na. Gusto ko na lang simpleng buhay. Ayaw ko na ng ganito. Ngayon na, mati-pressure na tayo. Ganito. Parang yung buhay natin. Ah, kumbaga na-feel nila na ano? Na-feel nila na 50-50 sila. Na-pressure na daw si Camille. Si Camille, na-pressure na siya. Hindi yung relasyon natin. Umiikot na lang sa YouTube. Eh, sabi ko, sige, okay lang. Pala ka, ano gusto mo. Parang ang pinapatunayan namin sa isa't isa na wala kami pakialam sa YouTube. Mahal namin isa't isa. Ito yung sinasabi na, ito yung punto ng talunan namin ah. Kahit mawala yung channel namin, kami pa rin. Nagmamahalan pa rin kami. Hindi dahil may YouTube kaya kami lahat dito. Hindi nasubukan, nagkasubukan kami kagabi. Nagkasarin ka, delete ng channel. Kami pa rin, magkasama pa rin kami, magkakap pa rin kami na tulog. Pero ang sabi niya kasi dito, wala daw siya pakialam sa YouTube. Pero although naman, sa YouTube naman sila nagsimula. Sa YouTube din naman sila nagkaroon ng income. But saka sa YouTube sila nakilala kung sino sila. Oo nga. So, anyway, pero yun ang decision nila. Continuous natin. Matulog dami, nagising kami. Utak na trending na kami. Sa Twitter, sa Facebook, na na-hack daw kami, na nawala daw yung channel namin. So yung marimak, my goodness, iba-ibang story. Sige, marimak. Ano kung nagsasalita? Sus ko po, Rody naman. Siyempre, alam mo namang kayo, talagang magte-trending naman, may time naman talaga magte-trending kayo. Kasi ano kayo eh, kumbaga well-known na vlogger kayo sa Pilipinas eh. Kaya natural lang yun. Tsaka sikat na sikat. Oo. Lahat ng kilos nyo talaga inaabangan ng marami. Mayroon ba naman kayong 12 million na follower eh? Walang post na, dinilito namin. Walang ganon. Oo. Tapos yung mga tao... Tapos ito, mababalik tuloy yung channel namin para i-upload to, para maintindihan yung lahat. May umarimar na ito yung saloobin namin. Pag di naman kami nagsalita, ang dami magagawa-gawa ng istorya dyan na dahil ganito, dahil ganyan. So, deleted na nga, bubuhayin pa ulit namin para ma-upload namin to. Sana ma-upload to. Ngayon mga kaya, kinontak namin YouTube, nag-request kami ng recover. Eh, babalik nila. Kapag Twitter na kanina, sabi ko, trending kami, punta magkakape muna kami. Then yun, sabi naman nung YouTube team, bakit doon na-delete? Sabi ko, wala, nagkatampuhan po kami. Nagtawanan pa sila. Small arguments niya, marimar. So, feeling ko, andun yung panghihinayang. Dahil sa palagay ko, may something na naganap sa kanilang dalawa or may hindi sila pagkakaintindihan. So, nag-challenge, parang naging challenge yun sa kanila. Actually, about sa YouTube. Sa aking opinion, siguro nagkaroon sila ng misunderstanding na ganoon nga nangyari, na delete nila ang accidentally or talagang dinilit nila ang kanilang YouTube.
Pero halata naman sa kanila na parang andun pa rin yung ano, kasi nag-try silang ano yung YouTube or tawa nila ng paraan eh. Ito muna ako ngayong araw, waiting lang ako kailan mababalik. Sana irespeto nyo yung decision namin, yung pagtatalo namin. Kasi hindi mo madali. Mahirap, sayo marimar, sige mo. Ito, honest na kami nito ha. Kung ano yung nasa puso namin, sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na iniisip na baka may negative feedback to. Ito, nagaya sa puso namin ito na ang hirap nang nasa taas. Legit, hindi sa nagmamataas kami ha. Legit, 12 million subscriber. Ang hirap ang hirap i-sustain ang channel na to ng dalawang utak lang. Kami dalawa lang. Diba? Hindi na namin tinang alam gagawin namin. Parang gusto lang namin pamuhay ng simple pero may obligasyon kami kailangan gawin. May kailangan kami punan. Yun yung nasa isip namin na tingin ng ibang tao. Nag-i-stick lang kami sa isa't isa dahil sa YouTube channel. May mga interview kami na ano na pinagdaanan. Tapos yun yung mga tanong. Totoo ba yung relasyon nyo? kung hindi lang na-pressure na rin siya sa mga tao doon sa mga... ganun talaga. Talagang dalawa yan eh. Good and bad. May basher ka. At may magaganda rin naman na... Hindi talagang pag nasa mundo ka naman talaga ng platform ng social media, talaga hindi mo naman maiwasan eh. Mm-hmm. Na may matutuwa sa inyo. May magbaba sa inyo. So... It's normal naman. Talaga. Play natin pa. Totoo ba yan? Totoo ba yung relasyon nyo? Nakakainis na ganun ba yung tingin sa amin na nakararami dahil sa YouTube channel tsaka lang kami nag-i-stay? Kaya lang kami nagmamahalan? Pero ang dami namin pinagdaanan nung wala pa tong channel namin na to. Yung tipong hatid ko siya sa bus. Nakaupo na siya sa bus. Uwi na siya sa Nebesia. Sa sobrang mahal sa akin kami, bababa pa yun ang bus ulit pagkakakap. Hindi ko kaya! Ang cute ng kanilang ibig sabihin, naalala, old story. Naalala nila yung mga nakaraan nila nung tahimik pa sila, hindi sila nag-YouTube. Siguro, dumating na rin sa point na gusto nila nilang ibalik yung ganong ano. Nalumbagay sila sa ganong tahimik, simpleng buhay. Yeah, nang walang social media, kumbaga. Okay. Pag, pag nahimas-masa kami ng drama, ang nabib, sarang yung bus. Hindi mo dati, talaga kami ng panibagong bus. Dahil sa kalandiang taglay na meron kami noon. So ilang cute. Ilang oras na naman nag-antay para makasakay ulit dyan ng bus. Eh, luwag-luwag din ng bus. Kasi ayun, something like that, mga kaigan. Ilang naman, no, aga-aga, drama-drama natin. So, bahala na, i-upload ko to. Nang wala pa kasiguro doon ako may pag-upload na kami. Kung mababawi ngayong araw itong channel na to. Basta yun lang naman ang dahilan. So, yun. Ibig sabihin, hindi naman talaga accidentally, kumbaga, hindi naman talaga yung, ano nila, na i-delete. Kasi, sa kanya, sa kay Jaysham din naman nagmula na ano eh, na gusto niyang i-retrieve yung kanilang YouTube channel eh. So, nandun nga sila sa sinasabi niya, nandun nga sila sa sinasabi niyang gusto nilang maging tahimik na buhay. Pero nandun din siya sa panghihinayang eh. Kasi gusto niya rin maano eh, ma-retrieve yung YouTube channel nila eh. Pero hindi pa alam kung mag... Sa loobin, ayun na lang po, naiintindihan kami ng marami dito. And marami ding hindi nakakaintindi, pero okay lang, balansin lang yan sa buhay. And yun lang naman. So yun, mga lods, nabalitaan namin, hindi na to talaga mababalik. Oh, so sad naman talaga. Kasi ang alam naman talaga namin, kasi kami nga, mga small YouTuber, nagsisimula sa ganyang platform. Ang alam talaga kasi namin, na once talaga na na-delete mo yung YouTube channel mo, deleted na yan forever. Or otherwise na lang na talagang katulad nyo, marami naman kayong naging income sa YouTube channel nyo. So, baka meron kayong kakilala or malakas ang kapin nyo kay YouTube. Anyway, opinion ko lang naman yun. Malay disclaimer mo. Lang namin. No, so, mga disclaimer dyan. So, yan naman yung ano, tawag doon. Kung talagang magagawa ng paraan ng YouTube, may balik. Who knows? One week? One month, baka nandiyan na ulit kayo sa platform ng pag-YouTube. So, pero wish ko lang, gusto ko din naman na maibalik yung kanilang YouTube. So, kasi nakakapanghinayang. Nampot na lang talaga ako full-time ng tayo ng mga kasi na yun. So, whatever na yan. So, wala lang. Siguro, ewan ko na lang mga akin. Ano na mag-focus mo sa lang kami ng video sa IG, video ulitan, sa TikTok, sa Facebook. So, ganoon na lang. Oh, no? Ang nagumot ako bigla.
Yung mga dating video natin, hindi natin napapanood. Pag tumanda tayo. Hmm. No? Yun. Sayang. Yun talaga, nakakapanghinayang. Yun nga, nakapanghinayang. Kasi parang nabigla sila na tawag doon, na-delete nila yung mga videos nila. Eh, deleted forever na yun kay YouTube. So, nakakapanghinayang kasi yun ang ano eh. Doon kayo, good memories yun eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi, syempre, pinaghirapan nila yun. Pumunta sila ng iba't ibang lugar. Or, nandun yung effort nila sa paggawa nila ng vlog, yung happiness, yung yes. pagod, yung hirap. Tsaka although, yung maraming mga taong sumubaybay sa inyo. May mga na-inspire, na mga millennials. Lalo na yung mga vlogger na katulad namin na iniidolo din namin kayo. Tapos, ganyan na wala na kaming mapapanood na sa YouTube na Jamil. Siyempre, nakakapang nakakasa din. Yun nga lang kasi talaga yung memories nila, yung memories kasi talaga na yung na-create sa YouTube, talagang sad na nawala na. Pero hindi naman tayo na nabuhay nung 2000 BC pa eh. Although yung mga videos naman natin eh, meron naman yung mga memory card, SD card, nakatabi naman yun. So, malay nyo kung gusto nyo i-upload ulit sa YouTube, di ba? Oo, oh, pwede naman yun. Hmm. Pero yung ano yung the fact na may alis namin sa pangalan namin na nag-i-stick lang kami dahil may YouTube. Sarap sa pakiramdam. Oo. Eh yung parang ang sarap sa pakiramdam namin. Ang ina, sabi sa inyo eh. Ganun yung pakiramdam eh. Ang ina, sabi sa inyo eh. Di ba? Maraming taong makakaramdam yan. Lalo na yung mga totoong taong nagsasal. Sa mga mandirigma, huwag kayong malungkot. Diyan naman kami sa Facebook naman kami, nasa Instagram naman kami, nasa YouTube tuloy. Nasa TikTok naman kami. Gusto bumalik sa YouTube. Pero syempre. Sa YouTube, maraming salamat sa memories. Tangina na very good yan. Maraming salamat sa memories, sa good times na binigay niya sa amin. Maraming wala, salamat. Wala na, deleted na talaga. Dito sa nagiging ungrateful kami o kung ano. Ito eh, one step. Level up para sa relasyon namin. Sa ikay healthy ng relasyon namin dalawa. Talagang... Dahil ayaw na talaga namin yung sinasabihan kami dahil isama lang kami dahil sa YouTube. And sa paulit-ulit na naririnig namin yun, pumapasok na sa isip namin, nagkakatanungan na kami dahil lang ba sa YouTube, dahil tayo na andito, malaman. So yun guys, so yun nga. So decision nila yon na talagang parang talagang ayaw na nila. So, pero nakita ko naman sa face ni ano ni Jay Sam, medyo may lungkot din talaga. Panghihinayang din. Kasi yung mga memories nila, pero para sa kasi sa akin, kami bilang mag-asawa, hindi mo naman opinion din lang namin 'to. Hindi mo naman ano tawag doon eh, kumbaga i-delete mo yung patunayan na gusto mo i-delete lang ang YouTube channel niyo para sa inyong ano. Pero ang aming opinion lang, kasi kami, mag-asawa kami, kung gusto nyo talaga na legit, maging legit kayo, edi magpakasal kayo. Diba? Magsama kayo ng ano, ng legal. Nabamahal ko. Dahil sa relasyon at dahil sa YouTube. Hanggang sa, eto, kumuha na kami ng decision. Siya pala. Dinidot din channel ha? Without my consent? Ha? Ayun, alam mo yung sana ay respeto at galang nyo and sana maging masaya kayo para sa relasyon namin kasi para sa ikaya healthy pa namin to at ikagaganda ng relasyon namin at pagmamahalan namin. Oh, hindi ko alam kung bakit marami dinilit ko siya hindi dahil gusto ko lang So, ibig sabihin, ano, kahit although wala na kayo sa YouTube, marami pa rin namang memories. Kilala na rin naman kayo. Famous na din kayo.
Kahit saan naman kayo, saan may mga kilala pa rin. Oo, sa... sikat, kasi sikat na kayo eh. Hmm. Tsaka, actually, nasa social media naman kayo. So, may Facebook hindi naman, naman. Hindi naman talaga kayo. May Facebook, papanood pa rin namin kayo. Hmm. Yun nga rin talaga. Yun, nandun nga talaga yung nakita ko rin sa mukha ni, ano, ni Jaysham na meron talagang panghihinayang din talaga eh. Gusto niyang ma-recover yung channel nila. Oh. And, yun nga, yun ang kanilang desisyon na gusto nilang siguro lumagay sa medyo simpleng... simpleng pamumuhay. Pamumuhay, tahimik na buhay. Mm-mm. Yung walang pressured. Kasi syempre nga naman, naiintindihan din natin ang sitwasyon nila. Kasi famous na famous nila. So lahat ng kilos nila, lalabas sila talagang ang daming taong nag-aabang lagi sa kanila. Hindi, kumbaga namawala ng privacy yung buhay nila. Kaya dumating na rin yung time nila na nag-give up na sila. Pero sa akin talaga, Tia, ang pinaka-advice ko sa kanila, gusto talaga nilang mapatunayan sa kanilang sarili, maging legal kayo, magpakasal kayo. Di ba, Tia? Pwede rin, kung yun ang ano nila. Siguro, nagpa-plano na rin sila. Mm. Kasi siyempre, ngayon, sitwasyon ngayon, pandemic, actually, gusto rin nila siguro ng bunggang wedding, kaya... Hindi natin masasabi ang panahon. Nasa kanila na rin lang yun. At saka isa pa, marami na rin silang naipundar. Marami na rin silang mga investment. Nagkaroon sila ng... sa dahil sa YouTube, nagkaroon sila ng magandang bahay. Nagkabili sila ng mga property nila. So, yun. Happy naman kami sa inyo bilang isang YouTuber. At the same time, kung yun ang kanilang naging desisyon, respeto na lang natin. Respeto na lang natin yun. Sana, pagdating ng ano, kung babalik kayo sa YouTube or mariretrive niyo yung inyong YouTube channel. So, good luck na lang sa inyo. Yun, good luck na lang. At sana, ano pa rin, kahit wala na kayo dyan, sa ano, may Facebook naman, nakikita pa rin namin kayo. Yun. So, yan, Tia, ang ating... So, yan po ang aming reaction tungkol sa nangyari sa kanilang pag-delete ng YouTube nila. Hindi natin masabi kung dinelete or na-delete or... So, kung ano pa man iyon, so... Nasa kanila na lang yun. Oo. So, yun lang po ang aming masasabi. Sana mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Mm-hmm. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa amin, mag-subscribe naman kayo sa aming YouTube channel. And kung nagugustuhan nyo ang aming mga videos, pwede nyo namang i-click ang all notification bell para pag marami kaming mga bagong content or mga bagong videos, manonotified kayo. Yes. And yun. Yun lang po. Bye. Bye. Yeah, thank you so much. And this time, kailangan namin mag-focus sa relasyon namin dahil gusto talaga namin ng forever, mga kaigan. Legit. Gusto talaga namin ng forever. At kung isa ito sa step ng ikapo forever ng relasyon namin, hindi kami magdadalawang isip, mga